Yan po ang gagawin. Merong isang bata na napakabait pag walang teacher. So sa halip na maglalakad-lakad yan, talagang natutulog na lang siya. Ang problema, medyo napagod, inantok, ito ang nangyari. Nakatulog siya sa paghihintay sa teacher na galing sa kabilang klase na nakapagkwentuhan doon sa kanyang co-teacher. Nakatulog siyang ganyan. Ngayon, sa pagtulog niya, ito ang nangyari. Habang siya'y nananaginip na hindi niya namamalayan, tumutulo ang kanyang laway. Merong isang mabait na bata, kinuha dali-dali ang kanyang camera, ang kanyang cellphone, pinicturan talagang pagkaganda-ganda ng pagkakakapture at sabay post sa Facebook with this message. Ito ang itsura, anong pangalan? Give me an example, yung inyong kagalit. Ganito ang itsura ni Job. Okay, parang galit ka sa akin. Ganito ang itsura ni Jobet pagtulog. Tululaway, parang kuhol. Meron pang emphasis yung pagtawa. Ang ginawa niya, ipinost niya sa lahat ng kanyang friends sa Facebook. Ngayon, yung bata pong wala na pong self-esteem, ano ang dating nun? Mangliliit yun sa kahihiyan. Diba, minsan sa sobrang sarap ng tulog, talagang tumutulo ang laway? Sino nakaranas na nun? Huwag kayong mahiya. So yan po, pwede pong mangyari po yan. So sana po ay naging clear po yun sa atin. Klaro po ba? Ang presentation po na ito ay para pong presentation sa grade 1 na kahit grade 1 ay makakaintindi. I don't want to make it complicated. As simple as this. Nasabtan po sa Bisaya yun. Naintindihan nyo na po ba? Ano po yung elements of bullying? Ano yung major types of bullying na pag may lumapit sa inyo, agad nyong masasabi, ining iha, hindi yan bullying. Anak, yan ay cyberbullying, yan ay sexual bullying, o ganito ang ating gagawin. Kasi makakasama po yan sa inyo pong paggawa ng report. So madali na sa inyo, hindi nyo na kailangan lagi ang inyong assistant. Pakikuha ng folder B. So, pwede pong uminom. 3 minutes. Do you enjoy so far? Mas na-enjoy ko po kayo, parang very attentive. Kahit ako'y namumutla na sa lamig, tutok na tutok sa akin. Pwede pong humingi ng tulong kasi ilalapit ko po itong podium doon sa bandang harapan. Sir, please sir. Kailangan ko pong magpahinga ng aking kamay at medyo na... Sige po, 3 minutes. Sir, dito lang, sir. Please. Sige po, kung meron kayong babasahing text, pakibasa na po, tapos patayin nyo na uli. Okay. Ito po ay idea naman ang atin pong pag-uusapan. What time is it now? 9:30, wow. Ang galing po ng oras po natin. Hindi po tayo maaalangan. Hindi tayo masyadong mabilis. Hindi naman tayo mabagal. So I promise, hindi po tayo mag-overtime. So alam ko, pagka mga ganyang bagay, parang kapag ka nag-umpisa ng... Ang tagal naman ito. So sana po walang mangyaring ganyan dito, no? Kasi nakikita ko, enjoy na enjoy nyo. Kung nakaharap lang ang isang camera dyan, matutuwa kayong panoorin. Kung ang camera po nakatutok sa inyo, matutuwa kayong panoorin. Kasi para talagang enjoy na enjoy kayo sa bullying. Sana wala nang bully na teacher dito. Anyway, 2 weeks ago po, I was in Cebu. Anyway, hindi po to lesson. Ako'y magpahinga lang po ng konti sa aking energy. 2 weeks ago, I was in Cebu. And I have seen with my 2 naked eyes what's happening in the school. Ang akin pong puso ay parang kinakrumple na hindi mo maintindihan sa akin pong nakita. Alam niyo po ang nakita ko? Meron pong isang teacher doon na sa guidance office, sinasampal yung 2 estudyante na naandun sa kanyang harapan. So sana po ay hindi po yan mangyari po sa inyong mga paaralan. Hindi pa po kami tapos.
Iniwanan ko po kasi kailangan kong bumalik. So meron na po akong contact number po ng principal and I promise them I'll be back. Kung wala pong nangyari. Kasi dinil po ng guidance counselor, kung wala pong nangyari doon, sigurado po na may paglalagyan po yung teacher. Kailangan ko lang pong umalis agad po ng Cebu kasi meron po kaming appointment po sa Mindanao. Pero grabe po, I have seen kung ano po ang nagiging treatment ng teacher. So sana po yan po hindi po mangyari po sa inyo pong mga paaralan. I hope. Hopefully and I pray. Okay. Let's get back to our discussion. Go back to our discussion now. Say okay ba ang ano? Naka-center? Okay lang center natin ha. Balik na tayo. Now let's talk about the bullying triad. I know you're familiar with that. Para ngayon kung gusto ibigay yung seeding na titira. Ngayon ba o mamaya na? Ngayon na, request na. Kasi mamaya masyado na tayong magiging busy. Who can name that bullying triad? By what I mean by that word, the triad, trio. The three main players in bullying. Kung sino na magtataas ng kamay, siya ang magkakaroon ng chance na sumagot. The three main players in a bullying practice. The three main players. Ma'am, kindly come. First, ma'am, you will tell us your name and then your age and then... Para nata- ang mga babae na obserbahan nyo, takot magsabi ng age. Ma'am, you are 21? No. No. The question, ma'am. The bullying triad, the three main players in bullying. The bully, the victim, and the bystander. Very good. Pwede po natin pong palakpakan po siya. And ma'am, here's your copy of my CD. Ito po, hindi lang po updated yung information sa likod and you will be surprised who I am when you're with this. Thank you. So, hindi po talaga ako yung nakikita nyo ngayon. So, okay, balik po tayo, i-discuss po natin yan. Kasi po, pwede po na mangyari sa mga teachers, sa mga administrators, sa mga guidance counselors na magalit kayo sa bully. Diba? Yung bata na yan, ganito talaga yan. If you don't know why, bakit siya naging bully, bakit na-develop sa kanya yung ganyang behavior, ano naman yung meron sa mga victims, ano yung meron sa bystanders. So, pag-usapan po natin yan ng mabilis na mabilis. Ang una po is the bully. The main player in a bullying practice is the bully or the harasser of the weak, the one who harasses the victim. Ang sabi po dito po sa atin pong pag-uusapan na ito, malalaman natin bakit ba nang bubully ang mga bully? Bakit nga ba? Gusto lang ba nila? In fact, the reason why we're so passionate not only in giving the seminars to the teachers and principals and school heads, but also to the parents. Because in our study, na-reveal po dyan na marami pong bullying incidences kung iyong iti-trace ang pinanggalingan nag-umpisa sa bahay. Do you agree? Ang una pong rason why do bullies bully is this. It's a learned behavior. It's a learned behavior. Saan nila yan pwedeng natutunan? Television. Video games. Alam nyo ba na grabe po ang addiction ngayon, hindi po ng shabu, hindi ng marijuana, kundi internet addiction, playing Dota, playing Ragnarok. Can you relate? O hindi kayo outdated na? Mga bata pa naman kayo. So yan po yan. It's a learned behavior at pwede po, kagaya po nang na-mention natin kanina, posible din pong mangyari na yung bata na nakakakita ng behavior ng ama sa tahanan, na violente, ganun din ang kanyang ginagawa. It's a learned behavior. Kaya po, kung hindi matututunan ng mga magulang na maging mabuting halimbawa, malaki ang tsansa na ang anak nila ay maging bully. The second reason, because of lack of parental love and acceptance. Lack of parental love and acceptance. Kapag ang bata po ay hindi nakakaranas ng ganung pag-ibig ng mga magulang, ang pwede niyang maging outlet ay magpapansin. At ang problema, ang pagpapapansin nila ay sa negative way or means. Wala po ito dun sa materials, but you may be interested in writing this down. Every act of rebellion or hostility
is a cry for love and acceptance. Is that clear? Every act of hostility and rebellion is a cry, great cry, loud cry for love and acceptance. In most cases, kapag ka meron tayong mga nakita po na nangbubuli, di ba nagagalit tayo? Baguhin niyo po yung ganong pananaw. Maawa po kayo sa kanila. Siyempre po, naintindihan natin na ang mga biktima po, nandun ang simpatya natin, di ba? Kawawa siya, pero hindi niyo po alam kung ano marahil ang pinagdadaanan din ng mga bata na nagiging hostile, nagiging rebellious kapag nasa labas ng paaralan. Meron po ako naging kausap na teacher po siya, naging supervisor siya, siya po yung Metro Bank awardee. Yung Metro Bank Foundation awardee, aware? Kayo doon? Alam niyo po, nagkaroon siya ng incident po na na-handle. Yung bata po talagang grabe po ka-violent sa school. Since very talagang talented, intelligent, gifted, and dedicated teacher, kinausap po nung teacher, sana gawin niyo din po ito ha, kung sakali pong dumating. Yung bata na sakit ng ulo sa paaralan, sakit ng ulo sa kanilang klase, naglaan siya ng oras yung teacher na yon. By the name of Miss Mila Banaan. Pag na-search niyo po yun, she's a Metro Bank Foundation Teacher Awardee. Ang sabi po niya, ganito ang kanyang ginawa. Pagkatapos ng klase, nag-uwian na ang lahat ng bata. Kinausap niya yung bata at sabi niya, for example, John, I understand that you want people to take notice of you. Naiintindihan ko na parang gusto mo na pinapansin ka ng iba. And sometimes, mayroong mga tao na hindi talaga yung naibigay, di ba? Parang ina-assure niya yung, di ba? Kasi kahit ako, minsan gusto ko rin na pinapansin ako ng iba. Pero, minsan ang nagiging paraan natin ay hindi maganda. Kasi, gumamit siya ng example. Kung ano may example na ginamit niya, pwede yung gamitin. Si Kwan, di ba? Ganun, hindi maganda yung ginagawa niya. Now, Jan, ano ba ang inyong sitwasyon sa inyong bahay? Tinanong po niya, ano bang trabaho ng iyong tatay? Inumpisan po niyang tinanong, ha? Okay, ano ang mga nakikita mong mga gawain sa iyong tahanan? Kumusta ang relationship ng iyong tatay sa iyong nanay? More personal questions. Alam niyo po ang lumabas? Yung tatay po niya ay meron pong, guess what? Sumakabilang bahay na. And hindi po siya makapagreklamo, hindi po siya makapag-express ng kanyang saloobin, nang dumarating po yung time na grabe na po ang kagipitan nila kasi na-abandon na sa kanila nung ama. Ang ginagawa niya is i-express sa ganong paraan. Alam niyo po, simula po noon, yung mga teacher po ni Miss Mila Banaag, kinausap niya at ipinaunawa yung kalagayan po ng bata at yung full force po yung mga teacher na unawain yung bata, ipakita yung pagtanggap, yung acceptance, yung pangunawa. Nagkaroon po ng unti-unti pong pagbabago sa behavior ng bata kasi nakita ng bata na merong, there is somebody who cares about him. Are you following? Ngayon po, paano kung ang gagawin ng mga teacher na nasa eskwelahan, na nakikita yung ganyang klase ng gawain, ay pagagalitan pa, kaiinisan pa, saan pa pupunta ang bata na yan? Always remember, we have a great responsibility in dealing with every child in our respective school. Don't be so judgmental. Sometimes, I hope just sometimes, not most of the time, ganun po ang nangyayari. Sino po ang gustong umamin na minsan na iinis talaga kayo sa mga ganyang pasaway, makukulit na bata, taas ang kamay? Ako po, hindi po ako ipokrito, kasama ako dun. Kasi nakakainis talaga. Pero kung uunawain mo, ano bang klase ang pinanggalingan niyang bata na yan, kayo po'y makakaramdam ng awa at nanaisin niyo na siya ay tulungan din. Is that clear? Meron pong bata naman isinumbong po ng teacher. Grabe po, worst po itong nangyari na ito. Drawing po yung bata. Alam niyo po ang din drawing?
isang babaeng hubad, wag naman po sana kayo mag-imagine ng kahit ano ha, especially boys. Nag-drawing ng babae na kaganoon at merong lalaking naked nasa likod. Ipinakita dun sa classmate niya. Ang sabi niya, "Would you like to do this with me?" Ngayon po, nag-react po yung parents po nung babae kasi grabe po ang torture niya sa isip nung kanilang anak. And you know what they found out? Nagsabi po ng totoo yung bata. "I saw it from my parents." Diba? Sino ngayon ang totoong biktima? Are you following now? Sana po magbago na ang pananaw natin ngayon na hindi po dapat kinagagalitan ang mga nambubuli dahil meron po yung history. Say it with me, history. At yung history na yan, maaring nag-umpisa po sa tahanan. So learn to talk with them, learn to listen intently, and you will know, you will discover something that might somehow stimulate the empathy in your heart for that child. The third, ito naman yung gustong-gusto ng iba, to gain power and superiority. Meron pong mga bata na yan. Yan pong mga ganyan pong bata, ito po'y common ha? Very common po ito. Hindi naman lahat. Pero sa mga cases po na amin pong na-encounter, marami pong mga bata na, excuse me, meron bang politician po dito? Okay, atin-atin lang to ha. Marami pong mga anak po, apo ng mga politicians, kahit sa paaralan, nadadala po nila ang ganyang klase pong behavior. Kasi marami pong mga tao po, alam nila, sikat yung kanilang ama, ang trato sa kanilang mga kasambahay, lahat katulong yaya. Ang problema, pagdating ng paaralan, ganun din ang tingin sa teacher. Ngayon po, kung yan po'y mangyayari, gusto lagi nila isipin nyo na maging katulad ng kanilang parents. Number four, meron din naman po na mga nangbubuli na ginagawa nilang mambuli para makaiwas sila sa pambubuli, to avoid being bullied themselves. Yan po yung mga bystander na nangyari, naging bully na din. For example, meron ditong mga bata na nagkakaipon, merong isang napagkaisahan na ng bully, siya naman nananahimik lang doon. Ngayon, parang natatakot siya na siya ang susunod, sa halip na tulungan, sa halip na lumayo, ang ginawa niya, ah, oo nga, ganyan siya. Are you following? So, pwede po na nangyari ng bully, hindi talaga niya gusto, pero napilitan na lang siya kasi baka siya ang balikan. Are you following? And number five, ang possible po na rason kung bakit po nang bubuli is to make others a laughing stock. Meron po mga bata na gusto lang talaga nila na pagtawanan kagaya po ng aking wife. Ang kulit po niya, yun po sinasabi niya. Gusto lang niya merong binagtatawanan. Hindi naman niya alam na gano'n nakakasakit. Hindi niya alam na gano'n ang epekto. Pero meron talaga mga bata na tuwang-tuwa na pagtawanan, maging masaya ang grupo at the expense of somebody. Possibly po yun. Pero yung gano'ng klaseng bully po, madaling madil. Kapag kausapin mo lang ng maayos, iparamdam sa kanya na nakakasakit. And another one, where are we? Number? Okay. Parang there is a problem with the order. Ah, okay, this one is right. Marami pong mga nangbubuli. Hindi ko po sasabihin po kung saan po ang school sa Laguna na napuntahan po namin. It's a high school. Nakita po namin ang bullying practice ng mga estudyante. You know why? Because of over-permissive school environment. Alam, nakita na nang dumaan ang teacher, walang ginawa ang teacher, pinabayaan na lang. Tipong meron dyan dalawang nagkukulitan na nasasaktan na ang ginawa ng teacher. Hello? Kung hindi po nila titingnan ang mga teachers as the person in authority, tolerated ang bullying, it will persist. Is that clear? Pero kapag ang mga teachers po natin ay natutong tumayo, ako ang nasa otoridad o isa sa may otoridad na idil ang problema na yan, hindi ito tolerate. Kapag nakita ng mga estudyante, huy, nandyan si ma'am, magkakaroon po ng takot na kahit na papaano. This is a wonderful principle. You write this down. What is not reprimanded gets repeated. What is not reprimanded gets repeated. Do you agree with that? Papaano kung sa Pilipinas, halimbawa, merong batas ng alam natin yan, rape,
ngayon walang nakulong, walang naparusahan. Siguro marami ng rapist dito ngayon. Kasi hindi nare-reprimand, hindi napaparusahan. Kung sa bullying practice school, ganun din po. Ito po ang ironic. Say it with me, ironic. Ang nakalagay sa batas natin, hindi dapat ipapaalam kung siya'y parurusahan, walang makakaalam sa classmates. Hindi dapat pong malaman niya ng mga classmates niya na siya'y pinarusahan. It's very ironic. Why? Papaanong malalaman ng mga tao, ng mga bata na may naparusahan na? Are you following? Kung hindi nila malalaman na may naparusahan, posible na magpatuloy kasi wala mong napaparusahan kahit ginagawa. Problema po yan. So sana po may suggest niyo po yan na magkaroon po dyan ng revision. Kasi we're not in the position. Did you get the point? People at the back, did you get the point? Ang sa sobra pong pag-iingat ng mga teachers po sa mga bata ng ating pamahalaan, ang nangyari po doon sa batas na yun, tolerated ang bullying practice kasi hindi ipinapaalam sa mga bata na may naparusahan. It's very ironic. Did you get the point? But you need to comply. Kaya po sa mga supervisors po na nandoon, you might suggest that to the division superintendent, and the division superintendent will suggest that to our regional director, who will suggest that idea to our DepEd secretary. It's very ironic. The principle, what is not reprimanded, gets repeated. So kung wala pong malalamang naparusahan, magpapatuloy po yan. Wala mang nangyari. Siya nga, oh. Are you following? And now the second player in the bullying practice is the victim. Dito nyo po ma-identify naman sino po yung prone, sino po yung mga malaki ang chance po na mabully. Kailangang bantayan nyo po siya. Maging observant po kayo dun sa mga bata na ganito po, nasa kanila yung ganitong qualities. Number one, physically smaller or weaker. Number one po yan. Kasi diba, mahirap idepensa ang kanilang sarili, so posible na sila yung maging target ng bullying. Another one, with an ugly face or bizarre physical feature. Look at me. With an ugly face. Grabing tawa ni ma'am. Parang binubuli na ako niyan. Look at this. This is for the sake of illustration. Look at me very carefully. Excuse me. Tingnan ko muna kasi titingin ko sa akin. Tanggalin ko lang aking pawis ng konti. I hope you will answer that question. Kaso wala na akong CD. What physical defect do you see in me? Come on. Who would dare? Sir, pwede pakitutok ang camera dun sa sasagot. Meron po dito very enthusiastic. Tanungin po natin, ha? Just for fun. Sir. What can you say, ma'am? Just for fun. Just for fun. Thank you, ma'am, for being honest. Palakpakan niyo po siya. Ma'am, ininsulto mo na ako. Bigyan pa kita. Binigyan na, ininsulto na ako. Nanghihingi pa ng CD. Anyway, ma'am. Ibigay mo sa akin address mo. Ipadala natin LBC. But the point is this. When I... Parang gusto pa ni ma'am ng isa. Wag na, ma'am, wag na. Baka iba ang mag-reaction mo sa akin pagkatapos. Ikaw kasi. Okay. Balik po kayo sa kapintasan na sinabi niya sa akin. When I was a child, kilala niyo si Babalu? I hate him. Ang sabi ko sa kanya, ba't nabuhay ka pa? Bakit mo? Kasi ang lahat ng bata sa school namin, yun ang tawag sa akin, eh, hindi naman siya gwapo. Magkaiba kami. Walang nag-agree. What is the point? Yun pong mga bata na may kakaiba pong itsura, for example, sa akin po, very, very noticeable po siya, di ba? Kapansin-pansin siya. Kung hindi mo alam na gwapo ka katulad ko, mahirap po yun talagang...
That's according to my wife. Pag nakita niyo ang picture ng asawa ko, masabi niyo, anong nagustuhan mo dyan? Siya ang magsasabi, ba't mo pinatulan yan? Hindi po. Anyway, so according to her, I am the most handsome man in the whole wide world. Because beauty is in the eye of the... So anyway, balik po tayo dyan. Kapag ang inyong eskwela or estudyante po ay merong katulad na itsura ko, bantayan niyo po yan kasi posible po na maging target po yan ng pambubuli. Merong isang bata na malaki ang dalawa ang mata. Ay, of course, malaki ang mata. Pag tinignan mo talagang map... Parang laki niya na. Bantayan niyo po yan. The other day, yun pong radio segment ko, tumawag po sa akin. Ang sabi niya, sir, ano ba ang pwedeng gawin sa aming anak na bingot? Sabi ko, problema to. Wala akong pampaopera. But the point is this. Ang sinabi po niya, naaawa na siya sa kanilang anak na nagiging subject ng bullying. Are you following? Ngayon po, kapag meron po mga ganyang bizarre physical feature or defect, ito hindi man to defect, no? Kasi God-given siya. Bantayan niyo po kasi malaki po ang posibilidad na sila po ang lagi pong maging target. Is that clear? At kapag ka po meron pong ganyan, people at the back, you're still with us? Listen to this. There's a wonderful testimony and story that will inspire you to inspire your teachers and your students. Meron pong isang bata na ipinanganak na napakalaki po nung kanyang balat. Nakakita ka naman ganyang birthmarks na malaki? Ngayon po, yung kanya pong tatay po, he's a committed Christian. Ito po ay nabasa ko na nakalagay po ito sa book. Testimony po nung isang bata na naging confident despite that physical feature. Nung lumalaki po yung bata, ang ininculcate po niya sa kanyang anak, kasi victim ang pinag-uusapan natin, di ba? Posible na maging victim siya. Kaya malaki ang role ng mga parents at malaki ang role ng mga teachers. Ang sabi po nung tatay niya, Nak, alam mo ba na ikaw ay pinagpala ng Panginoon? Bakit po tatay? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Sabi, bakit po tatay? Kasi nak, makita mo, ang maraming bata wala niyan. Kaya ibinigay yan ng Panginoon sa iyo kasi kahit nasa malayo ka, kilala agad kita para hindi ka mawalay sa amin. Almost every day, dumating po yung time, meron nag-confront sa kanya, niluloko siya, nilalait-lait siya dahil sa ganyan. Alam niyo po ang sabi po nung mga bata, sabi nung bata, Uy, alam niyo ba na ako ang naaawa sa inyo? Kasi pag kayo napapunta sa maraming tao, pwede kayong mawala, hindi kayo makikita ng nanay at tatay niyo. Ang sabi ng tatay ko, blessed ako kasi meron kahit maraming tao diyan, kita nila ako. Kaya nakakaawa kayo. Hello, are you following? Sa amin po, alam niyo ang advantage po ng akin pong physical feature. Magtanong kayo sa amin kung saan ang bahay ni bla bla bla, alam agad! Sino? Si Jobert, yung matangkad. Tapos, alam niyo na yun. Ang point po dyan, kapag may physical defect, possibly po yan, pwede po yan, madalas pong mangyayari yan. Pero, alam naman po natin kung paano i-deal. Focus on the positive side of that student and boost his confidence. Is that clear? And, ang pwede pa pong mangyari, with an unusual and noticeable gesture, yung mga tao po na may mga mannerisms, meron pong bata na nasa grade 2 na po siya ngayon, mahilig po siyang magaganon. Hindi ko alam kung bakit. Pero mahilig siyang magaganon. Siguro masakit ang... Hindi ko alam. Hindi ko man tinanong. Pero posible po, na dahil doon sa... Posible masikip ang brief niya o kaya merong ganyan, hanggang sa ginagaya na siya ng kanyang mga classmates na pag-ganon-ganon lang. O si... Ginagaya na siya kasi merong kakaiba siyang actuation, kanyang gesture. Are you following? Posible po yan. Meron naman akong isang naging kaibigan. Ganito po siya. Palibasa yung walang ganong confidence. Ang kanya pong mannerism ay ganito. Siguro may kakilala kayo niyan. Pagkakausapin mo, anong ginagawa niyo ngayon? Punta kami doon. Kapag meron kayong ganyang kilala, tingnan niyo nga yung katabi niyo kung gumagano'ng ganon. Pues, posible po yan na maging target po siya ng pambubuli kasi katawa-tawa po yung meron mga ganon. Ang sunod pa po is with speech defect. So obvious na obvious po yan. Ang mga tao po ang hilig pong magtawa. Another one, ito po. Careful kayo dito. Yung mga bata po na walang ibang kaibigan sa paaralan.
Yung nakikita nyo isolated lagi, sila po ay obserbahan nyong mabuti dahil ang ibig sabihin po niyan, pwede siyang mapagkaisahan kung siya'y nag-iisa. Loner. Pagkatapos po nung aking anti-bullying talk sa mga bata po, sa isang school po sa Mindanao, in-invite agad ako nung isang bata po, nasa grade 4 siya, in-invite ako sa Facebook, and then nakipag-chat sa akin, nagpakilala siya, "Sir, ako po yung umaten sa inyo po kanina, ganito, ganyan. Ngayon po, sir, ako po ay may sasabihin." Alam niyo po ang sinasabi ng mga bata? Nung bata, ang sabi niya, "Sir, ako po kasi ay nabully po sa aming paaralan, pero wala pong ginawa po yung teacher namin. Sinumbong ko po sa kanya. Wala daw ginawa yung teacher." Ngayon po, ang nangyari po is ganito. Tinanong ko yung teacher. I called her up. I also contacted the parent. Kung totoo yung kanyang sinasabi, totoo nga. Ang problema, hindi alam nung teacher na yung social bullying o relational bullying na ginawa natin kanina is bullying. Hindi alam. Kasi walang harm na nangyari. Are you following? Pero dahil po dun sa bata, lagi siyang mag-isap na pagkakaisan, wala siyang ibang kaibigan, sino magtatanggol sa kanya? So kapag ang mga bata po ay loners, meron kayo na-identify na ganyan, bantayan niyo po yan bago pa lumala ang sitwasyon. At yung mga bata with learning disability. Di ba meron mga bata na slow? Say it with me, slow. Sabihin mo, hindi ako yan. Slow. Alam niyo po ba si Albert Einstein? Kilala niyo naman siguro siya, no? Si Albert Einstein po ay pinauwi ng teacher. At sinabi po, slow learner, sa magulang niya, wala siyang chance na makasabay sa mga batang katulad niya. Nabubuli. But what happened to Albert Einstein? Probably the greatest scientist, physicist of all times. Meron lang siyang ibang klaseng pag-iisip. Are you following? Meron pong mga bata naman na grade 8 na hindi pa marunong magsulat. I'm sorry, grade 2, 8 years old, hindi pa marunong magsulat. Meron po ako nakita po noon with my two naked eyes. I was in grade 2. Ang sabi po nung bata, "Ano ba naman kasimple-simple niya nung teacher? Ang simple-simple naman yan. Hindi mo pa makuha. Hindi pa rin siya marunong magsulat." Eh meron po talagang mga bata na delay po yung kanila pong development ng yung motor skill po nila, delay. Do you know that? Ngayon, kung yun po yung magiging kapintasan, kawawa naman yung bata. Another one, pwede din mangyari yung mga bata na bright school. Maging subject ng bullying. Posible po yun. And, listen to this. Yun pong tinatawag na GLBTQ. Ano yun? GLBTQ. Gay, lesbian, transgender, and other sexual or sexually related parang orientation. Yung mga gay, pero parang baligtad ngayon, no? No offense meant. Listen, we will take a 15 or 10 minute break after this point. Meron pong mga gay ngayon, mas gusto nila na bubuli sila. Gusto nila, pinapansin sila. In that case, can you consider that as bullying? Wanted. So, is that bullying or not? Di na siya bullying. So, ganun po yon. Pero posible po na kung ang bata ay ganon, isang babaeng natago sa laman ng lalaki, posible po yan na maging target po ng bullying. So, can we take a 10-minute break? Okay po yun sa bago tayo magpatuloy po? Okay po, timer starts now. 10 minutes. Meron sumagot? Yes. Kasi may laman pa. So okay na po. Tayo po mag-uumpisa na. So bago po tayo dumako po dun sa atin pong third part, yun pong what you can do as school heads about prevention and intervention.
So yan po implementation na po ng anti-bullying policy. And you will learn pointers, specific actions and steps na inyo pong pwedeng gawin sa pag-implement po ng anti-bullying policy sa inyo pong mga paaralan. Pero tapusin natin po ang ating nakahang. Hindi ko po siya tinapos na kanina kasi meron ang kumakagat ng sandwich niya. So ba, madidistract din. So ituloy po natin ngayon. Meron pa bang kumakain? Pwede pong pakitaas ang kamay? Tama na yan. Okay. Patuloy po tayo. Ready? If you're ready, say, I am ready. Okay, the second. A third. Tapos na pala ang second. No? The third player in a bullying practice is what we call the bystander. The bystander. Yan po yung mga salitang kanto, yan yung mga meron. Yan yung mga nakatingin, nanonood sa mga nangyayari. Yung iba walang alam, yung iba walang pakialam. So yan po, the bystanders. At makikita nyo po, sa isa pong study, napakahalaga ng role na ginagampanan kung alam ng mga bystanders kung ano ang dapat nilang gawin. Ito po ang sinabi po sa isang study na nakalagay po sa Canadian Journal of School Psychology. This is very a very wonderful revelation. Ang sabi po dito, 85% of bullying takes place with bystanders present. 85% na nangyari na mga bullying sa paaralan, merong nakakapanood, merong nakakita. At ang sabi pa po, Jen, kindly continue. The same study found that nearly, say it with me, nearly, 60% of the time, bullying will stop in less than 10 seconds when peers intervene. So mahihinto na ang bullying practice na yan, activity, kung mag-i-intervene ang mga nandyan sa palibot. Grabe ang role nila, no? Kung mai-empower nyo po ang lahat ng bata sa paaralan, malaki po ang tsansa na mabawasan po ang mga bullying occurrences sa inyo pong paaralan. However, another study showed that, unfortunately, bystanders made attempts to intervene less than 20% only of the time. Ibig sabihin yung remaining 80% walang pakialam, walang ginawa, hinayaan na lang na magpatuloy. Ano ba ang question? Bakit ba kung nakikita nila ang ganyang practice, bakit merong mga bata na hindi pa rin gumagawa ng action? Mabilis na mabilis lamang po ito. Ang una po, because of the fear of reprisals from bullies, by bullies. Yun pong sila yung balikan ng bullies, ng mga bullies. Sa halip na, makialam pa ako dyan, mapadamay pa ako, hindi na lang. So, yan po ang una. And, hindi naman sila nagsusumbong because of their concerns about being perceived as a telltale for reporting bullying. Alam niyo po yung telltale? Anong word? Anong Tagalog word for telltale? Yan. Magawa-gawa, mag-imbe-imbento. Di man totoo yan. Gawa-gawa ka lang ng kwento mo. Kunya-kunyari ilang yan. So, meron silang ganung fear. Another one, cause concerns about getting into trouble with the principal or teacher for reporting bullying. Meron silang ganung kaisipan. Anyway, ito po'y sinabi po ng mga bata na baka sila'y pagalitan pa pag nagsumbong. Ibig sabihin po, sa marami pong mga paaralan, hindi po ini-encourage ang magsumbong. Kaya nagkaroon sila ng ganyang sagot. Another one, not having evidence to back up a bullying allegation. So, possibly din po yun. And not knowing how the matter will be dealt with by the school. Eh, magsumbong kami, anong gagawin? Wala namang nangyayari. Pero ngayon po, iba na. Sabihin nyo nga, iba na. Kasi, iba na ako. So, kapag kayo ang nag-iba, nagbago, nagkaroon po ng pananaw na maayos, sigurado magbabago ang kalagayan po sa inyo pong paaralan. And not feeling fully confident of being believed. Hindi sila ganun ka-confident or ka-kumpiyansa na sila ay paniniwalaan. Kaya po kung magkakaroon kayo ng program, kanang, Bisaya na naman yun, I'm sorry po. Kasi sa alam nyo po, maiba ko ng pulong, Bisaya na naman yun. Sa totoo lang po, minsan nag-slip ang akin pong dila,
Apat po ang amin pong nagagamit po na language and dialect, kaya nahihirapan po ako minsan. Kaya huwag sana kayong mamintas, baka bulihin niyo ako dahil dyan. Kapag ka po ang nasa labas kami ng bahay, ang aming makausap, mga Bisaya ang salita. Kapag ang kausap ko ang aking mother-in-law, ang salita namin is Bicol. Kapag ang kausap ko ay nanay ko dito sa Lipa, Tagalog kami, Batangay, ala eh. Pag nasa loob na kami ng bahay, ang kausap namin sa mga bata namin is English. So problema yan. So pag ako'y nagbibigay ng speech, apat din po yun. Kaya minsan, ano daw, hindi pala naintindihan. Ito po ang example. Kasi masyado naging seryoso eh. Nung dating ko po ng Butuan sa isa ko pong talk, meron pong bata na tawa ng tawa. Habang ako'y nagsasalita, kasama nila, tawa ng tawa. Na-distract na ako. Alam niyo po kung bakit ikaw ang magsalita na tinatawanan ka ng tinatawanan. Nakala ko binubuli ako, hindi pala. Kasi ang paulit-ulit kong sinasabi, nung bata pa ako ang sinasabi sa akin ng tatay ko, alam mo, Totoy, magiging maganda ang iyong kinabukasan. Ikaw, Totoy, pag lumaki ka, yung bata tawa ng tawa. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Bisaya, ang Totoy is Dede. So, ikaw talaga, Dede, pag lumaki ka. Kaya pa sabi ko, ganun pala yun. So, anyway, so nabuhay na lang konti, nawala na yung konting tinga-tinga pagtawa. So, balik po tayo. So, kung magagawa nyo po sa inyo pong paaralan, na magkaroon po kayo ng mga program, halimbawa po, sino mang magsusumbong na may basihan ay merong magiging gantimpala. Sample lang po yun. Sample lang. I'm not saying that you do that. If you think it will work, then you do it. Is that clear? Kasi ang sabi nila dito, natatakot sila na magsumbong kasi baka hindi paniwalaan, baka sila kagalitan. Hindi po matanda ang may sabi nun, mga bata po na in-interview. Are you following? Ngayon, kung magkakaroon po kayo ng ganyang program sa paaralan, sa pagdeal ng mga bully na yan, at ng mga nabivictim, kung sino magsusumbong at mapatunayang totoo merong reward, sigurado po marami mga bata magpapaunahan. Hindi lang sa reward, kundi ibig sabihin dyan, you are also communicating to them that the sumbong-sumbong in your paaralan is welcome. Is that clear? Hello? Okay, now let's proceed. This is for you, school heads, principals, guidance, coordinator. Let's talk about this. I know this is the heart of the matter. The heart of this presentation. Guidelines on bullying prevention and intervention. How you can implement it in your school. Guidelines. Now, when we say guidelines, don't expect that you will learn everything that you need to know. Don't expect that. They expect that, don't expect that you will be frustrated. But what I promise you is this, you will learn what you need to do. Is that clear? You will not learn everything you need to know, but you will learn everything you need to do after this. Now, here's the first guideline. Importante po ito. Kung wala po ang lahat. You must develop or adopt an anti-bullying policy. Bakit po? Kasi yan po yung magigipong gabay ng lahat ng aktibidades ng bullying, lahat ng pagdideal sa mga nabully na victim. Yan po ang magiging yung parang constitutional bylaws sa inyo pong paaralan. Is that clear? Ngayon, kung wala pa po kayong anti-bullying policy, meron po akong ginawa po na anti-bullying policy, pero hindi po siya kompleto kasi depende sa mai-implement nyo sa gusto nyong mangyari. But you can start with that. Anti-bullying policy. Ang nakalagay lang doon is Life Coach Academy. So baguhin nyo lang yung paaralan na nakalagay. Kung meron kayong mabasa na Life Coach, paltan nyo ng pangalan ng inyong paaralan. So okay ba yun sa inyo? So doon po sa interesado lang. I will ask my assistant to send it to you personally on your private message sa Facebook para hindi na gumastos ng pagpapaprint ang division. So nakatipid kayo, ma'am. Anyway, alam ko naman na sinusuportahan po nilang gawain na ito. So direct na po yun. Hindi na sila mahirapan pag-disseminate ng information. And wala silang copy nun. Di ba, ma'am? Handouts lang yun nasa inyo. So dun po sa interesado, ito po ang inyo pong gawin. Punta po kayo, bisitahin nyo po yung Facebook ko. Alam ko naman, kapag taga-Kalamba, kayo na yun. So, hindi man ako nakakarating dito, wala mang ibang nakakakilala sa akin, maliban sa iba kong mga friends.
So kapag meron kami nakitang taga-Kalamba, ibig sabihin nun, interesado kayo dun sa anti-bullying policy, and my assistant will immediately send it to your private message. So okay po sa inyo yon. So ganun po ang gagawin po natin kung wala pa po kayo nito. Pero sabi ko po, hindi pa po yan eksakto na yan na. Later on, madiscuss po natin kung anong pwede nyo pang gawin, pero kailangan meron kayong anti-bullying policy. Is that okay? Without it, it will not work. The anti-bullying program will not work without anti-bullying policy. Ano ang magiging guide nyo? Wala. So yan po ang unang-una pong kailangan. Anti-bullying policy. Hindi po natin i-discuss yan ngayon kasi masyado po yung malawak. Lahat na po ng detalye na andyan, and it will take about 2 days para po isa-isahin po natin yan. Kaya iisipin nyo ngayon paano kayo makakapag-umpisa ng anti-bullying policy na yan matapos nyo itong marinig, ma-receive sa inyong private message. Ang second po is this. Okay na tayo dun, ha? Anti-bullying policy. Ang akin pong pangalan, di pala nakalagay dyan, ang pangalan po nung Facebook, na yun po ay public Facebook. Pwede pong makakita ang lahat, pwede mag-message ang lahat, pwede nyo pong mag-message kayo. Sir, just a reminder, kung sakaling hindi kayo mapasama, no? Kung sakaling hindi mapasama, just a reminder, your commitment, keep your promise, or else. Jobert R. Tolentino, yan pong nasa... Oh, I'm sorry, wala nga pala kayong materials. Jobert R. Tolentino, wala pong ibang Jobert R. Tolentino sa Facebook. Mga pera, gumawa kayo mamaya, gayahin nyo yung pangalan ko. So, yun pong materials, ma'am. Kung ano, if you will decide na hindi na kayo magpa-print, okay lang. So, isend namin sa kanila. Kung wala pa, ay ibibigay na din. Okay, so yung anti-bullying policy po, yun ang ibibigay po namin sa inyo dun sa mga magiging interesado po at dun sa mga wala pa nung anti-bullying policy. And now, ito po ang pangalawa. The second. Holistic po ang approach natin dito. We're not just teaching you and telling you something that you can do in your school, pero sako po ang lahat nito, mga bata, mga magulang, mga teachers, even the community. Ang pangalawa po, the second guideline, is that you educate students and parents about bullying. Now, I understand it's very difficult to invite parents to attend a seminar like this. Yun nga, si pinag-uusapan namin ni ma'am kanina, kahit nga dun sa card giving, pwede bang yung yaya na lang? O pwede bang yung kapitbahay na lang natin? How much more kung seminar? But I encourage you. I really encourage you. With, of course, sa magiging permission po ng inyo pong coordinator na maging requirement po sa lahat ng mga magulang na umaten. Bakit po? You ask me why? Kasi kung hindi po sila ma-educate, sakit ng ulo nyo yan. Di ba? Kaya kung magkakaroon po ng katulong kayo, sa bahay uumpisahan pa lang, malaki po ang magagawa niyan. So educate them, at dito po sa mga bata, this is what you can do. Kasi part po yung educate your children, dun sa lesson po na ipepresent ko mamaya, para po actually sa mga bata yun. Ang pwede nyo pong gawin dyan, dun sa bullying awareness prevention and intervention for students, sa bawat klase po, hindi necessary na yung teacher ang magdi-discuss. Hindi necessary. But I encourage you to look for someone who really has that communication skill. Are you following? Not every teacher has that qualities or skill. I hope you understand. No offense meant. Pero meron po talaga na meron pong kakayanan na makapag-communicate sa ganun pong level na maging effective, na hindi lamang basta nagbibigay ng information, pero kasama ang inspiration and motivation. Are you following? Hey, parang hindi sila nag-agree. Lahat kami ganyan. That's good. Pero ini-encourage ko po yon na pumili po kayo ng teacher na inyo pong mapapagturo sa lahat ng mga bata sa bawat classroom. Kasi kung gagawin nyo po na yung isang teacher sa kanyang klase ang magtuturo doon, possibly po na meron talagang teacher po na hindi ganun ka-skilled when it comes to teaching this kind of lesson. Do you agree with me? Maari pong ma-hustler siya or expert siya sa mathematics or sa physics or any subject, but when it comes to life and motivation and inspiration, parang ang hirap magbigay. So I hope you got my point. Look for someone who can conduct or facilitate this seminar to your students, and that will be very, very effective. Okay. Ang pangatlo po, provide the school staff a comprehensive training on battling bullying.
Kaya po, di ba, may echoing program kayo after this? Meron pong echoing program kayo? So, importante po yan. Bakit po? Marami pong mga teachers, I'm sorry to say this, ignorante pa rin po when it comes to that bullying practice. Do you agree? Anyway, kayo nakakakilala sa mga teachers nyo, no? Pero lalo na po kapag ang buo ng pinag-usapan is the Republic Act 10627. Ano bang meron dyan? So kailangan po talaga na inyo po yung paghandaan ng mabuti at huwag nyo po itong gagawin na dahil dapat nyo lang gawin. Di ba kayo mag-echo nito sa kanila? I really encourage you to prepare. Say it with me, prepare. Ang nagiging problema po minsan sa pag-i-echo, para lamang nagbabasa at nagpapasa ng kanyang tinanggap na wala yung personal conviction doon sa kanyang itinuturo. Can you relate? Yes. Lahat ng itinuro niya, binasa. Ang sabi niya sa teacher, ma'am, bigyan mo na lang kami ng materials. Marunong naman kami magbasa. Are you following? Yes. So, nangyayari ba yan sa inyo? Yes. I know, it happens. Kaya ko po na-mention. Kaya po sana po, kapag ginawa niyo po yan, kayo mismo, sabihin mo nga, ako mismo, mag-aaral, magpe-prepare, bukas agad. Okay. Agad-agad po yan, ah, hindi pala bukas kasi meron pa, no? Aside from anti-bullying policy, we feed you everything that you need. All you need to do is to chew the food that we are giving. Okay, ito po ang gagawin po namin since we really want to help you. This is our advocacy na matulungan po ang mga paaralan. We will also send you reading materials. Is that okay with you? Reading materials na hindi na kayo magsisearch ano ba ang mga karapat-dapat naming basahin. Kasi importante po na well-rounded kayo dun sa inyong isinishare, sa inyo pong sinasabi about this seminar or training na inyong i-echo sa inyo pong mga teachers. Okay po yun sa inyo? So, wag po kayong bakit ang dami nakasend nito? Doon po sa interested lang. Kung hindi naman, okay din lang naman yon. Pero we really want to be of help. I hope you got our intention right. And, I'm sorry, raise bullying awareness in school. Ito po yung mga simple programs po na pwede nyo pong magawa. Ngayon pong June, pwede nyo po yung umpisan, depende po sa calendar of activities nyo.